ang aklat ni Juan mula sa Magandang Balita Biblia. Aklat ni Juan, 18th chapter. Ang pagdakip kay Jesus. Pagkatapos ng panalangin nito, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at pumunta sila sa ibayo ng batis ng Kidron at pumasok sa isang halamanan doon. Alam ng taksil na si Judas ang lugar na yon sapagkat doon madalas magpunta si Jesus at ang kanyang mga alagad. Isinama roon ni Judas ang ilang mga bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal Romano na padala ng mga punong pari at mga Pariseo. May dala silang mga lampara, mga sulo at mga sandata. Alam ni Jesus ang lahat na mangyayari sa kanya, kaya't sila ay sinalubong niya at tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. At sinabi niya, "Ako yun." Si Judas ang nagkanulo sa kanya ay kaharap nila noon nang sabihin ni Jesus, "Ako yun," napaurong sila at bumagsak sa lupa. Muli niyang itinanong, "Sino ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyong ako yun. Kung ako ang hinahanap ninyo, ayaan ninyong umalis ang mga taong ito." At sa gayon natupad ang kanyang sinabi, "Ama, walang napahamak kahit isa sa mga binigay mo sa akin." Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang tainga nito. Ang pangalan ng alipin ay Malko. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ibalik mo sa lalagyan ng iyong tabak. Sa palagay mo ba'y hindi ko iinuman ang kopa ng pagdurusa na binigay sa akin ng Ama?" Dinakip nga si Jesus at iginapos ng mga bantay na Hudyo at namang kawal na Romano na pinamumunuan ng isang kapitan. Si Jesus sa harapan ni Anas. Siya dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng taong yon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga pinuno ng mga Hudyo na makabubuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay para sa bayan. Ikinaila ni Pedro si Jesus. Sumunod kay Jesus si Simon Pedro at ang isa pang alagad. Ang alagad na ito ay kilala ng pinakapunong pari, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong pari. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan, kaya lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong pari, kinausap ang utosang babae na nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng babae, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagsiga ng uling ang mga utusan at ang mga bantay. At nagumpukan sila sa paligid ng apoy upang magpainit. Nakihalo sa kanila si Pedro. Tumayo roon, nagpainit din. Tinanong si Jesus sa harapan ng pinakapunong pari. Tinanong si Jesus ng pinakapunong pari tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang tinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan akong nagsalita sa madla at lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa mga templo na pinagtitipunan ng mga Hudyo. Wala akong sinabi ng palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinabi ko." Pagkasabi nito'y sinampal siya ng isa sa mga bantay na naroroon. "Kanyan bang pagsagot sa pinakapunong pari?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Kung may sinabi akong masama, patunayan mo. Ngunit kung tama ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Matapos ito, si Jesus na nakagapos pa noon ay pinadala ni Anas kay Caiphas ang pinakapunong pari. Muling ikinaila ni Pedro si Jesus. Habang nagaganap ito, si Simon Pedro ay nakatayo at nagpapainit pa rin sa tabi ng apoy. Siya'y tinanong ng mga naroon, "Hindi ba't alagad ka rin ang taang yan?"
pinagkaila ito ni Pedro. Hindi, sagot niya. Tinanong naman siya ng isa sa mga utusan ng pinakapunong pari at kamag-anak ng lalaking natagpasan niya ng tainga. Hindi ba nakita-kitang kasama ni Jesus sa halamanan? Muling kinaila ito ni Pedro at agad na pimilaok ang manok. Dinala si Jesus kay Pilato. Maaga pa nang dalhin si Jesus sa palasyo ng gobernador mula sa bahay ni Caiaphas. Hindi pumasok ang mga pinuno ng mga Hudyo sa palasyo upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" Sila'y sumagot, "Hindi po namin siya dadalhin sa inyo kung hindi siya gumawa ng masama." Sinabi sa kanila na Pilato, "Kayo na ang bahala sa kanya at tatulan ninyo siya ayon sa inyong batas." Subalit sumagot ang mga Hudyo, "Hindi pinapahintulot sa aming umatol ng kamatayan kanino man." Sa gayon, natupad ang sinabi ni Jesus nang ipawatig niya kung sa anong paraan siya mamamatay. Si Pilato ay pumasok muli sa palasyo at pinatawag si Jesus. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Galing ba sa sarili mo ang tanong na yan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin?" Tugon ni Pilato, "Sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito, ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi may pagkanalo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian." "Kung ganoon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." "Ano ba ang katotohanan?" tanong ni Pilato. Pinatulang mamatay si Jesus. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo sa pista ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" "Hindi!" sigaw nila. "Hindi siya, kundi si Barabas." Si Barabas ay isang pulisa. Matagumpay na buhay. God is with us because He is our Emmanuel. Always remember at sule. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.